Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Abdurrahim Cruz ng Pilipina Islamic Propagator, anak po ni Abdurrahman. Mga mahal ko po mga kapatid, kung mapapansin po ninyo yung kasunod po nito, yung katabi po nitong video na ipapiplay ko, wala ko akong alam na pwedeng sabihin. Kung hindi, kung sino po sa inyo ang gustong makisabay, pupuntahan ko ito bukas. Inshallah, makisabay na po kayo sa akin. Dalawa po ang anak niya, buntis ang asawa niya. Siya po ay isang maranaw. At talagang hindi ko maisip, kasi hindi ko po nakilala ang mga maranaw sa ganitong bagay na humihingi sila ng tulong ng ganyan. Ang alam ko sa kanila, mano talaga. Makikisuyo na lang po. Wala ko akong iba pwedeng sabihin. Kung halimbawa, tulungan niyo po akong tulungan siya. At ano't ano man mangyari, nakuha ko po yung address niya. Nakuha ko na po yung kanyang telephone number. At doon po sa magtatanong about sa video, nagpaalam din po ako sa kanya na gamitin to. Inshallah, kailangan ko po ang tulong niyo para sa kanya. Assalamualaikum pa. Salamu ko, Skano. Assalamualaikum. Mga loksa ka na mga pagariyakan na pamang niya ko kano sa tabam. Asabap ko masay man to kakakrisis yan. Na ubo ko niyo katabangi sa may tumala. Sa akin na yan, so pagarin niyo. Kasi asrap. Kaya, din na kakuan ako sa pera. Nakatayo pamilya kan up kami. Manisar kami nakatayo. Kaya mga lino kami. Kaya naubo ko niyo kagupi. Sagi, Assalamualaikum. Well, alhamdulillah. Magmula nung nakausap natin siya kanina, nagdesisyon na si Papa na mamili at tayo ay pupunta na sa kanya ngayon. Inshallah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dito na tayo ngayon. Dito na si brother. Medyo napakalayo ng lugar niya sa kalsada. May 1 kilometer ata to, no? Oo. Ang trabaho niya dito, nagsisidecar siya. Kagaya ng mga normal na sidecar. Kaya problema, simula lockdown, humina. Kanina pa kami naglalakad. Inshallah. Mamaya, kakausapin natin siya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Andito na kami sa lugar nila. So, hindi yata pwedeng ipasok yung sasakyan sa loob. Kasi, wala rin ano eh. Wala rin tao. Malayo kasi yung bahay niya. Malayo, pakalayo. Ayan. Sobrang gana. So, alhamdulillah, dito tayo ngayon. I-discarga lang natin yung ating dinala. Konting pasalubong kay bro. So, and then, diretso tayo sa bahay niya. Sasakay tayo nito. So, medyo malayo pa eh, ha? Assalamualaikum. Ito, ha? Oo, 100%. Tapos, kailan yung ano ko dyan, yung kaldero ko dyan, yung kaldero ng pang... So, mapapalaban tayo ng lakaran muli. Hindi na, pagbalik, sasakay ka na. Alhamdulillah, ayan na. Saan ba ako pwede mag-U-turn? Dito na sa amin, ano? Pwede rin dito. Ito yung ating kapatid. Anong pangalan mo, bro? Asrap, o. Okay. Ay, bayan lang ito. Akin na lang yan pa. Siya yung itlog. Yung itlog, yung 20 ano eh. Ha? Ayoko sana ng beer brand. Pero yun ang inihiling mo. Yan ang ano niya. Dati, ibang gatas nito, Bonnie, o kaya yung isa. Hindi, kaya nga sabi ko sa anak ko, bakit beer brand? Tapos, Alhamdulillah, andito na tayo sa bahay ni Bro Asrap. Kasama natin yung pamilya niya. Ay, itlog to ha? So, ayan siya oh. Ay, wala kalambong eh. Hindi kasi nagbi-video kami. Nagbi-video kasi. Ito naman yung ating yung kanyang dalawang anak.
Asan na ba? Ano ka bibili ka dito? Hello. Upo ka lang, upo ka lang. Ayan o, oh, yan. Yan yung 9. Baby, ako mo ito ng bino, chocolate. Ito si baby, oh. Yan ang chocolate ko. Hello. Okay, ha? Mayami ulit. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah, hindi yung maiwasan na umiyak. Ito po yung lagi kong kinikwento namin ng papa ko. Mga mahal ko, mga kapatid, gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat na ang nangyayari po sa mundo natin ngayon ay isang napakalaking pagkakataon sa ating lahat para gumawa ng kabutihan. Dahil sa ayaw ninyo at sa gusto, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala nag-sample sa atin na tayo ay ilagay under Sharia. Wala ho ba kayong napapansin? Ang mga tao ayaw sa Sharia, ayaw nila ng nag-hijab, pero lahat ng mga babae, lahat ng tao nagtatakip na ng muka. Ang mayayaman, nagtutulong na sa mahirap. At pinakikita sa atin kung ano yung ating destinasyon. Lahat tayo, pare-parehas. Walang mayaman, walang mahirap. Ang problema, napakadami po ng ating mga kapatiran ngayon. Natutulog pa rin. Allahu Akbar. Yung mga may pera dyan, yung mga may pera, itapon nyo na yan. Kung hindi nyo na lang din yan itutulong sa mga naghihirap nating mga kapatid. Dahil kung hindi nyo yan itatapon o hindi nyo yan itutulong, pagdating sa kabilang buhay, haharapin nyo yan. Plancha sa inyo yan. Yan ang inyong, habang naghihirap ang taong ito o ang iba pa sa kanila, napakadami. At kayo ay nagpapakasasa sa inyong kayamanan. Napakalaking pananagutan po ninyo yan. Hanapin ninyo sa inyong mga paligid kung sino ang mga nagugutom dyan. Hanapin ninyo at huwag kayong papayag na kapag may nakita kayo na naghihirap, eh dadaanin nyo pa sa mamaya. Tatandaan nyo ho, mga kapatid. Mga mahal ko, mga kapatid, tatandaan ninyo, bawat segundo o minuto na lumilipas sa kanila ay napakatindi ang hirap at parusa na tatanggapin ninyo. Lalo pat sa panahon ngayon natin. Alisin na ho muna natin ngayon ang kompetensyahan, alisin na po muna natin ngayon ang pagalingan. Panahon ito ng pagtutulungan. Panahon ito ng pagbibigay ng sadaka. Panahon ito ng paggawa ng kabutihan. Kaya naman sana, mag-unahan po tayong lahat. Mag-unahan kayo, especially doon sa mga may pera, doon sa ating mga mayayaman. At huwag ho nating laging itutulak ang NCMF. Huwag nating laging itutulak ang barn. Huwag nating laging itutulak ang kusinong institusyon dahil sila rin ay busy. Sa dinami-dami po natin, lahat po tayo naghihirap. Kung meron tayong maikusang may tulong, itulong po natin. At sa lahat naman po na wala o naghihirap din na lumabas o gustong tumulong at pagkatapos ay talagang maraming pinanagutan o maraming gagawin, willing po kami. Nandito po kami ng father ko. Inaaksyonan ho natin. Tandaan po ninyo, hindi rin ho kami mayaman. Pero nagagawa namin ang mga bagay na ito dahil sa tiwala ng mga kagaya po ninyo. Katuwang po ninyo kami. Kahit kami walang kayamanan, meron naman ho kaming mga sistema at diskarte na pwede natin gamitin para tayo magtulungan. So, mga mahal ko, mga kapatid, siya po si Astrap. So, inshallah, mamaya ng konti. So, inulit ko po kasi naputol. So, sa ngayon, meron lang ho tayong may nagbigay lang po sa atin ng pansamantalang tulong. So, wag niyo po sanang iudlot dahil ito ay hindi naman ito ganong karamihan. So, sila po ay may dalawang anak at ito pong kanyang asawa, ayun, buntis. So, binanggit po niya dito ang kanyang cellphone number at kung sakasakali, yung iba sa inyo ay gustong magpaabot ng tulong sa akin para sa kanya, inshallah, andyan dyan po siya sa tabi ko at narinig niya kanyang sinasabi. Siya ay nagtitiwala na pwede kayong magpadala sa akin para sa kanya. Pero hanggat maaari, idiretso niya na din sa kanya para hindi na rin ako magkaroon ng problema na maghirap kasi talagang lockdown, mahirap ngayon. So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pong pagtitiwala, at mabuhay po tayong lahat. Assalamu alaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. So, mga minamahal ko, mga kapatid, ito, tumakbo kami. Wala pa ho kami tulog ng anak ko. So, nakikiusap lang po ako. Ito po yung sinasabi ko sa kutba ko lagi. Ano ba yung sinasabi ko sa kutba ko? Tayo lagi tayo nagpapayabang sa sarili natin, sa ating kayamanan at pangalan natin, sinasabing tayo ay maganon ganyan. Pero yung mga kapitbahay natin, hindi natin alam, nagugutom na. Now, hindi naman natin kasalanan na maghirap sila. No? Pero meron talagang mahirap. Kaya nga lagi tayo mayroong sinasabing sadaka para may tulong natin sa mga kapatid.
Gusto niyang humagulhol ng iyak kanina, ayokong pumayag na may tumulo uling luha sa kanya. Dahil kung iiyak siya nang dahil sa kapabayaan natin, mga kapatid, tayo mananagot sa kabilang buhay. Kaya pinigilan ko umiyak at ako na nagpalakas ang loob niya. Kaya inihiling ko sa inyo, mga minamahal ko, mga kapatid, hindi lang siya asrap. Asrap ba? Hindi lang siya asrap, marami pa yan. Tumisilip-silip na kayo. Nakikiusap lang ho ako sa inyo. Ay, kami po talaga nasa likuran nyo. Handa po kami makipagkaisa. Tatandaan po ninyo, ha, lahat ng papasok sa inyo na ibibigay nyo bigas para itulong sa mga tao, walang aakyat na kahit isang butil na bigas sa bahay ko. Ibibigay ho namin lahat yan. Ang akin, sa Allah, tayo lahat sumagumagawa ng mabuti para sa ikabubuti natin, para pag namatay tayo, inshallah, makita natin sa kabilang buhay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marami pa po yan sila, ha? Marami pa yan. Huwag ko kayong magsasawa. Kung makikita niyo naman ako sa Facebook, humihingi. Pasensya na ho kayo. Hindi naman po sa lagi akong nangunguna. Kaya lang talagang ang turo kasi sa akin ng papa ko, hanggat nandiyan dyan na yung problema, tapusin mo na agad-agad. Kaya walang tulog-tulog, wala lahat. And then after nito, tsaka na tayo magpapahinga. So maraming salamat po ulit sa inyong suporta. At kung hindi po dahil sa pagtutulungan po natin, meron naman po tayo isang kapatid na natulungan. At inshallah, magsaksi po ito sa atin sa kabilang buhay. Assalamualaikum po. Assalamualaikum. Inyong paglingkod, si Abdul Rahim po. Kahit sa pagkukutba po, lagi ko pinaalala sa mga kapatiran ang mga katulad na natin sitwasyon natin. Na dapat sumisilip sila sa mga miskin na katulad natin. Kaya ayokong umiiyak, ha. Alam mo kasi kung bakit? Pag umiiyak ka, ayokong... Kasi mananampalataya tayo, eh. Ha? Dapat ang mananampalataya, malakas ang loob. Baka mamaya magbigtik ka dito. Hindi pwede yun. Haram yun. Lumaban tayo. Karapatan mo sabihin sa tao, kapatid, kung ano'y kailangan mo. Karapatan mo yon. At karapatan din namin, kahit na wala kaming pera, lalo na't kami pinagkakatiwalaan kami, karapatan namin na magsabi sa kanila na tulungan ka. Kung hindi ka matutulungan sa pamamagitan namin, magtiwala sila sa tulungan at gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala at darating sa iyo. At hindi inaasahan kung ano yung mas pinakamainamin na ibibigay ko, kung ano yung abot, kahit na wala pa, gagawa kami ng paraan. Yan ang sinasabi namin sa mga kapatiran, lalo-lalo na sa mga tribal. Na marami tayong mga kapatid na mga tribal na sila ay may mga kaya, nahihiya sila magbigay ng kakaunti dahil kung ano man ang dahilan sila nakakalam, eh ibigay nila sila ng gantong sitwasyon para makaabot sa mga katulad mo. Ipinapayuhan kita na huwag ka na magsalita muna dahil kung iiyak ka rin lang, ayoko na umiiyak ang isang tribal na isang mananampalataya, hindi ko gusto. Iiyak ka lang sa Allah, hindi mo huwag kang iiyak na dahil na binibigyan ka rito ng sadaka dahil karapatan mo yan siya yan, eh. Karapatan mo yan. Kasama ka sa pitong kinakailangan tulungan ng mga kapatiran. Tatandaan mo yan. Ay dahil sa mataas ang ano mo, kung ano man ang meron sa iyo, yun ay turo pa rin sa Islam yun. Ha? Kinakailangan maintindihan nila na yung kanilang salapi, hindi puro sila kayabangan, yung iba dyan, ha? May pangalan sila, mayaman sila, bibili ng mga armas, kung ano-ano mga pinagagagawa, yung mga katulad nating mahirap ang kinakailangan tinutulungan. Kaya ayoko lang umiyak ka, kaya gusto ko, masaya ka, ano, ikaw, ha? Tatanda mo, wala. Hindi ko, wag kayong maawa. Wag. Hanggat sumasamba kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang mananampalataya tayo, wag kayong mawawala ng pag-asa. Ha? Ngayon, magkakasama tayo, magtutulungan tayo. Ha? Maging proud ka sa papa mo, ha? Kasi matapang. Proud ka sa papa mo. Proud ka sa papa mo. Kayo, ha? Proud anak, ha? Masaya kayo dapat, masaya. Wag kayong mawawala ng pag-asa. Kami, dumaan kami ng ganito. Ha? Pero lumabang kami. Ha? Ngayon, ang mapapayo ko sa iyo, yan, pag-tricycle mo. Kung magagawa mo, baguhin yung sistema mo, baguhin mo dahil madali yan makasira ng katawan. Naninigarilyo ka ba? Umiinom ka ng alak. Ay, huwag ka naman naninigarilyo, huwag ka lang inom ng alak. Dahil mamam, dali ka mamatay niyan. Hindi na inom, siyempre oh, Muslim yan. Hindi, may mga kapatid tayong umiinom. Oh, kahit na anong hirap ay umiinom pa, ay huwag ka naman naninigarilyo. Ay, yung ganda mo lalaki. Gumawa ka ng paraan na magkaroon ka ng ibang sistema, ha? Na paghahanap buhay. Kung ano man ang magagawa namin tulong pa, inshallah. Ha? Inshallah. O ngayon, baka may gusto kang, meron kang gusto sabihin. Ayoko na umiiyak ka, ha? Yeah. Wala kang karapatang wag. Ayaw ko yung, wag mong iiyakan yung kahirapan. Hindi, wag. Ah, salamu alaikum. Magbibigay lang ng konting message yung ating kapatid, oh. Ito. Salamu alaikum, matulungan ng barakato. Walang una, mga luksakan, mga pagkaryal. Minibigay rin ako na tabang na pangniyakur ka nun sa malaas sa panalamat. Agay sabab po, inibigay rin ako na may kumala. Sa kamsuwa tayo si Asrap, nagitubi magpamangniyakur ka nun. One taon nun kaparupan na magay rin sa tabang na tawag niyo rin o di na bagay niyo sa bapa ka na si Abdul Rahman. Abdul Rahim. Madama.
cellphone number ako na 0915 989 7692. Wait mo, 0915 989 7692. Okay. Ay, cut lang muna natin to kasi para hindi tayo mahirapan magsalita, mag-upload mamaya, tapos bibidyo ko lang ulit, ah. Okay. Ako naman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal na mga kapatid, alhamdulillah. Mula po nung napanood ko kagabi yung video at nag-upload ako, ay dumiretso na ho agad ako dito. So, alhamdulillah, last 10 na ngayon. Hindi tayo natulog na. Inaksyonan na natin ito dahil talagang hindi ko kayang matulog ng ganun. Hindi siya matanggal sa isip ko eh. Ang isa ho sa mga problema natin, maraming salamat po sa inyo. Ang isa sa mga problema po natin, nagsabi kasi sa akin ito, yung ating brother, na hanggang katapusan na lang ata sila dito, susunod na mga buwan. Kasi ilang buwan na silang dinakabayad ng upa. So sinadjust namin, na kung sakaling magkaroon man tayo ng mga financial na tulong sa kanya, ay ibayad na lang niya at lumipat siya ng ibang lugar dahil talagang yung bahay nila walang hangin. Ang hirap. May dalawang anak. Ibuntis yung asawa niya. So sana magtuloy pa po yung inyong tulong. At inshallah, pwede niyong ipadala sa akin. Pwede rin niyong ipadala dito. Ayun po siya. Pwede niyong ipadala dito. Pwede niyong ipadala din sa kanya, pwede niyong ipadala rin sa akin. Kasi ang ID nila, may dalawa silang anak limitado. So at least kami, madali kami makapag-communicate. So ilan buwan na kayo sa bahay? Hanggang kailan na lang kayo? Hanggang ngayong April 30 na lang. So dahil sa lockdown nga, hindi nga nagkaroon ng buhay. So inshallah, PM niyo lang po ako kung kayo ay mayroong interest na tumulong. Or mag-PM po kayo sa kanya or mag-text. Maraming salamat po. Sa totoo lang, itong ating kapatid, kita ka ba? Walang balak na tawag dito, walang balak na mag-video dahil nahihiya. Pero dahil sa talagang hindi na kaya, pilitan na siya. So sa ngayon, inshallah, dahil nawalan ako ng stock, bibili muna tayo ng bigas, kukuha tayo ng pera yung sa mga pinadala sa atin ng ating mga kapatiran, at bibili tayo ng bigas, iwanan natin siya ng konting pera. So sa lahat po ng tumulong, yung iba kasi ayun nang magpabanggit eh, ayun nalang banggitin ko sino sila. Salamat po sa inyo. Ito po ay isang palatandaan na alhamdulillah nagtagumpay na naman tayo laban sa hamon ng buhay, laban sa kahinaan ng ating iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil bakit? Nagawa nating magkaisa sa kabila ng krisis na hinaharap natin, willing pa rin tayong tugunin ang isa sa mga haligi ng Islam, ang isa sa aral, yun ay ang sadaka o ang pagbibigay ng tulong o ang zakat. Inshallah, tanggapin ang alay ating pagsisikap at mapasok, abutan natin ang buwan ng Ramadan na maayos, malusog at wala nang problema. Yeah, kanina lang pinapanood niya ako sa video at pinapanood ko din siya. Ngayon magkasama na kami, oh. Grabe ang layo. Ay, kanina pa ako naglalakad eh. Ayan, oh. First time mo talaga. Pag first time mo, malapit. Malayo kasi dito ako bumibiyahe. Oo, dito. Dito siya bumibiyahe. Ay, kasi dito yung ruta niya. Madali lang magpunta dito. Ah, tuturo ko sa dali. Ah, okay, akin din na, naka-video na lang. Nakapalo ako sa Facebook. Ah, naka-video ha. Allahu Akbar. Yeah.
Ay, okay, magsawa. Marami pa akong parating. Papunta kami ng ano, papunta kami ng Laguna ngayon. Ah, Laguna. Bale, magbigay kami doon ng mga CD na teka lang ah. Alhamdulillah, nakakatuwa po ang mga pangyayari kasi pagdating namin, kulang lang sa lagi kong sinasabi yan, nagkataon lang, una, kulang sa pondo yan. Pangalawa, kulang sa tao, coordination. Coordination ang importante. Eh, imagine ninyo, kagabi pa ito nakapost sa Facebook, ako sa akin pa nila napanood. So, action agad sila. Action agad. So, alhamdulillah, isa sa nakakatuwa, meron tayong batas, meron tayong pamunuan, meron tayong gumikilos. May ngipin. Meron tayong pagkakaisa. Nagkataon lang, sabar lang talaga. Hindi, kasi kapag ka, halimbawa, kailangan mo ng tulong, hindi ka napagbigyan, huwag mo kagad sisisihin ng kung sino. Yes. Kung hindi yan ay kadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsaka huwag kayong iiyak. Kasi pag umiyak kayo, may impyerno kami. Alhamdulillah, isa itong napaka malinaw na senyales na nasunod natin ang isa sa mga utos ng Allah na mag-unahan tayo sa paggawa ng mabuti. Sila po ay papunta ng San Pedro dahil meron din silang bibigyan na relief. At saka nakita nyo naman kanina, nakiusap pa na ilatag namin yung tarpaulin. Alam nyo kung bakit? Natatakot sila na baka sabihin hindi dumating yung kanilang mga binigay. Eh walang pondo nga eh. So kung sasabihin mo na may gagalaw, meron talaga. Parehas lang kami ng sitwasyon. Lahat po tayong mga daya ganon. Kaya yung iba, napakagaling din ng mga naiisip. Hidayah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na rin yun. Yung bigla ka magpe-Facebook, ihingi ka ng tulong sa tao. Paano? So ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahat tayo ay may budget sa kanya. Huwag po ninyong katakutan yan. Kung ang isda mismo na lumalangoy sa ilalim ng dagat, kung nakasulat sa iyo yan, kakainin mo yan. So huwag ninyong katakutan. Natural na mangangamba tayo, natural na mag-iisip tayo para sa ating mga anak. Tao lang tayo. Pero tatandaan ninyo, ang ating anak, ating kayamanan, ang ating asawa, yan ay pagsubok para sa atin. Mawala man yan, sa ayaw mo sa gusto mawawala yan, iiwanan mo yan. Mamamatay tayong lahat. Ang importante sa atin dito, kung paano mo hinarap yung pagsubok sa iyo ng Allah. Dapat tatanggapin mo siya nang walang pag-iimbot, walang pagsisisi, bagkus at tanggapin mo siya na yung totoo, yung tunay. Bilang paraan para yung totoo talaga yun, ha? Ipakita mo ang pagmamahal mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at yung habaan mo ang iyong sabar. Yung totoo ang pagtanggap, pagsamba. Okay, so paano, nandito na tayo. Saan ba yung bahay mo? Doon, kanan ka. Dito, baba natin, door. So, ang sabar, huwag nating kalimutan. Mabas, dumiretso ka na. Nating pabayaan. Inshallah, maging mabiyaya sa atin yung buwan na ito. Kapatid, gusto ko lang pong idagtong uli. Itong ating kapatid na ito, kung matatapos ang lockdown, ngayong katapusan, wala na silang magiging bahay. Yun naman ang problema ngayon. Dahil wala talaga silang naging upa mula bago pa ang lockdown. Kasi ito ay 3-5 ang upa nila pero napakaliit. Kaya nga sabi namin, maglipat siya, humanap siya ng ibang lugar. Walang hangin eh. So, mas mabaho, amoy ihina ng aso. May dalawa pa siyang anak. So sana ho, yung inyong tulong dito, ituloy nyo. Then kung meron pang dumating na humingi uli ng tulong, huwag kayong magsawang tumulong. Hanggang kaya nyo. Dahil ito, ayun na siya. Alhamdulillah, may uwi siyang bigas. Oras ng sadaka, oras ng ibada, oras ng ng ikram, ng pakikipagkapatiran. Nabangga ang sasakyan ko kahapon. Kahapon dahil may... Bangga ang aking kaliwa. Wasak. So, wasak. Mga mahal ko mga kapatid, para nawa ay magbigay inspirasyon po ito sa inyo. At saka inshallah makapagbigay din po ito ng inspirasyon sa ating mga kapatid na mga mayayaman dyan na hanggang ngayon ay patulog-tulog pa rin. Huwag ho kayong magpatulog-tulog dahil pag kayo namatay, ang inyong kayamanan ang gagamitin at magiging dahilan para kayo ay magkaroon ng mahirap na buhay sa kabilang buhay. Ipa-plancha sa inyo yan. At tandaan ninyo, anuman ang meron kayo, yan ay lulusawin. Pagkatapos yan ay ibubuo sa inyong tenga. O yan ay ipangpaparusa sa inyo. Kaya ako hindi pumayag na umiyak yung tao. Kaya huwag ho kayong pumayag ng inyong kayamanan na hindi man lang mabawasan. Baka mamaya bukas mawala na ang corona, wala nang nangangailangan ng inyong sadaka dahil lahat ng tao gagalaw na. Eh pag namatay ka bigla ng ganun, paano ka ngayon? Subhanallah mga kapatid. Napag-usapan namin ngayon kasi kagabi, hindi ko nababanggitin kung saan. Mga mahal ko, mga kapatid, ang mga nagpupunta sa akin, ha? Ako ay mahirap na tao lang. Kami ni Papa mahirap na tao lang. Nakikiusap, humihingi ng tulong, siman,
baka makita na dating doktor, yung mga nurse na walang trabaho, at saka kapitbahay lang ni Papa, madami doon, pero talagang hirap. So bakit ganon? Ba't nagkaganon? Dahil syempre, namuhay sila na ang kanilang hinabol, mundo, dunya. So natakot sila ngayon na magutom o kaya nawalan sila ng biyaya, lahat. Ito pa ang sumunod, kung ikaw Muslim, tapos marami kang pera, then pagkatapos takot ka na mabawasan ang pera mo, so isa ka sa may pitna. Isa ka sa may pitna. Pag natakot ka na maghirap ngayon, halimbawa marami kang pera, ayaw mong tumulong. Nakaw. Dahil baka isipin mo tumagal ang pandemic. Tumagal ito, eh, maghirap ang tao. Hindi ka mananampalataya. Takot ka mabawasan ang iyong pera, may problema ka. May problema. Kaya kung ako sa'yo, magbago ka na. Huwag ka nang mag-muslim-musliman. Isa sa palatandaan na mahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala itong tao na ito. Una, andito kami. Tinanong ko siya, ano yung asawa mo? Ang sabi niya, balik Islam. Nung tinanong namin yung asawa niya, sabi niya, kaya ako sinabing balik Islam kasi dati akong pasaway. Pero ang tribo ko ay ganito. Hindi ko na binanggit kung anong tribo niya. Pero ang tribo niya talaga ay napapabilang siya sa mga pampinaling tribo. Ngayon, nagsasala sila, maayos ang kanilang pamumuhay, hindi siya nagririba, walang bisyo, nagsasidecar, nagtitiis sa hirap. So ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, anong ginawa? Hindi naman daw niya gusto yung ganun na lagi siya nagbibidyo na hingi ng tulong. Napilitan siyang magtulong, nagawa niya, hindi daw niya alam kung bakit, at naandi dito kami ngayon. Wala, tutulong din sa kanya, at marami pang tutulong inshallah. So makikita mo dito, na kahit na ikaw ay seaman, kahit na ikaw ay doktor, kahit na ano pang narating mo sa buhay, kung hindi sa'yo ibibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala kang magagawa. Kahit ano pang katayo mo sa buhay. Samantalang siya, sidecar, ang naghatid pa ng kanyang pagkain, mga ambasador ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, napakagandang halimbawa yon. At yun din ay pagmumulat sa kanya para tumaas ang kanyang pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sa kabila ng kanyang kababaan na hindi niya man lang inisip na kung meron bang makatulong sa kanya, papano ang kanyang anak lahat, binigyan siya ng sample ng Allah. Ang sabi ng Allah sa kanya, masyado kang natatakot, ako ang may-ari ng mundo, ako ang may-ari ng lahat ng nilalang, kaya ibibigay ko sa iyo ang mga pampinaling opisyalis. Dinala, at kami naman dinala ang kanyang para sa kanya. Nag-uunahan, subhanallah. Subhanallah mga kapatid, nag-uunahan. Ngayon ikaw, tanungin kita, Muslim ka, mayaman ka, di ba? Tapos yung kayamanan mo na yan, lagi mo na lang binibilang, at baka yan ay maubos na dahil kakoy pandemic. Subhanallah kapatid, mag-isip ka na, matakot ka na, dahil baka mamaya bukas wala na yung corona, hindi ka man lang nakapagsadaka, tapos ka na. Tapos ka na kapatid, tapos ka na. So, inshallah, kailan ka magsasadaka, may mga bawi pa yan. Napakadami po namin na mga tinutulungan din na ganyan. Kasi kami wala naman kami pera eh. Mahirap lang kami, may mayaman. Anong meron kami? Binigyan kami ng Allah ng talino at taas ng pananampalataya sa kanya. Gumagawa kami ng paraan. Ito ang papel namin eh, ang maging tulay. Kumbaga ang tulay, hindi naman engineer yan eh, hindi naman tao yan eh. Ginamit siya ng engineer, so ganun tayo. So dahil sa paglilingkod natin at pagmamahal natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya natin nagagawa ito. So pare-pares kayong walang tulog, wala yun. Ang sarap nga ng pakiramdam ko, parang wala lang yun. So magsilbing aral po sana sa atin ito at magkapagbigay sa atin ng inspirasyon na huwag nating katakutan ang gutom. Ang katakutan natin ay kung tayo ba ay nakagawa ng ibada sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil baka mamaya wala tayong nagawang ibada, patay naman ka ng virus ngayon. Paano ka magiging shahid kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo alam kung saan ka pupunta kung wala kang ginagawang ibada? So maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.